Hey guys, what is up? This is Will Benza, Realty TV. In this channel, pinag-uusapan natin ang real estate, condominium investment. Sometimes we also feature yung mga condo tours and project updates ng SMDC. And we also share some tips about kung paano mo mapaparent yung condominium at kumita ng passive income through condominium rentals. At it will be very beneficial sa ating mga existing SMDC home buyers at mga owners. And ito para na rin sa mga future investors ng SMDC. So magkaroon sila ng knowledge about para makapag-invest in this kind of industry. So if you're new here sa aking channel, please consider subscribing and click that bell icon para kung meron ako mga new videos, you'll be updated. And you can also follow us sa aming social media account sa Facebook and sa Instagram. Just type in Will Benza Realty TV. So in today's video, i-share ko sa inyo yung latest promo ng SMDC for the month of August. So kaya guys, please stay tuned. Hey guys, welcome back. So in today's video, i-share ko sa inyo yung latest promo ng SMDC for the month of August. So it's good news, meron tayong 10% promo discount for selected projects for this month. So the projects included in the promo are Sail Residences sa Mall of Asia, Shore 2 and Shore 3 Residences also located in Mall of Asia, Coast Residences located in Ross Boulevard, S Residences in Mall of Asia, Fame Residences in EDSA Mandaluyong, Glam Residences and GMA 7 Kamuning in EDSA also, and lastly itong Light 2 Residences sa Mandaluyong. So para ma-avail nyo yung 10% discount this August, kailangan makapag-reserve kayo ngayong month of August and makomplete nyo yung mga reservation forms and mga documentary requirements like yung ID, TIN number, and also para ma-avail nyo, one important thing para ma-avail nyo yung 10% discount, kailangan nyo mag 3% down payment. So how much ba yung 3% down payment for those project? So yung mga project na mention ko, nagwe-range siya ng mga 6 million to 8 million inyong total contract price niya. And sometimes meron tayong 9 million to 10 million depending on the size of the unit, especially dito sa sale residences, which is malalaki yung mga cuts ng mga one bedroom. So ang minimum down payment will be around 200,000 to 300,000. So it will be a spot down payment in order para ma-avail nyo itong 10% discount. So the term will be like 3% spot down payment, then 12% payable to the number of months, and yung balance will be payable upon the turnover of that particular project. So like for example, itong sale residences, it will be 3% spot down payment, 12% payable in 45 months. The 45 months will be the construction period nitong sale residences. And the 85%, which is yung balance, will be payable in cash or bank financing. Then yung short 2 and short 3 naman, 3% spot down payment, 12% payable in 30 months. Kasi in less than 30 months, it will be also turnover. So ang longest payment term dito is yung Glam Residences and Light 2 Residences. 3% spot down payment, yung 12% nila payable in 52 months for Glam. For Light 2, it's 59 months to pay. For Tower 1 and for Tower 2 ng Light 2, 63 months. So, if makapag-down payment kayo ng 3%, you can avail the 10% discount. So, how much is the 10% discount? For example, for a 6 million property, so it will be around 600,000 pesos. So, malaki-laking discount yung ma-avail nyo.
And well, para naman sa mga nakabili na at nakapag-reserve na ng property last month, so you cannot avail, hindi nyo na pwedeng ma-avail yung promo na to since this promo is for this month only, and especially if yung nakuha nyong term by last month is walang down payment. So again, this 10% discount is only applicable sa makapagbibigay ng 3% spot down payment. So, paano ba yon? So, upon reservation fee ng 25,000 pesos, the next month after or after 2 months, dapat ready na yung pang down payment, yung na 3%, which is around 200 to 300,000. Then, after that, mag-i-start na yung monthly payment nyo na I think nasa mga 15 to 18,000 pesos. So, that is a good news for this month of August. And also, meron ako i-share sa ating mga clients na nagkakaproblema sa kanilang mga contract to sell, kasi alam naman natin ngayon mahirap magpa-consularize ng mga documents or contract to sell, especially yung mga clients natin na abroad. So kasi may requirement tayo doon na kailangan yung contract to sell mo, if you sign it abroad, kailangan naka red ribbon or consularized, dadalhin niyo sa consulate doon sa country kung nasaan kayo. Pero now you have the option na hindi nyo na ipa-consularize yung mga ano nyo, yung mga contract to sells. Ang kailangan nyo lang gawin is pirmahan yung documents. Then kapag napirmahan nyo na yon, completely signed all the papers, no, kailangan nyo lang kumontak sa customer service ng SMDC, and pwedeng i-pick up yon ng mga partner courier ng SMDC abroad for free. Kailangan nyo lang gawin is either mag-email or tumawag dun sa mga email address and contact number dun sa cover letter. So ngayon, ang mangyayari is kailangan yan ipanotarize sa Pilipinas. So kailangan yung hingin yung assistance ng mga agent nyo, yung mga agent na nagbenta sa inyo nitong condominium. So kailangan siya i-contact na kailangan yan ipanotarize. So ang maganda dito, makakatipid kayo sa pagpapakonsularize or pagpapared ribbon. Kasi alam ko, ano, sa kapag nagpa-red ribbon ka sa US or sa Canada, I think gumagastos dyan ng mga $100 yata, $250. Of course, yung pamasahin nyo pa, and yung time, sometimes, pag dinala mo rin yung document, hindi mo agad makukuha pa, it will take another day pa yata or another week para ma-consularize yung documents, and kailangan nyo pang balikan. Like meron akong client na nasa Las Vegas. So, ang consulate is nasa, I think, California yata. So, kailangan niya pang magbiyahe from Las Vegas to California. And back and forth pa, and kailangan niya pang bumalik. So, with this kind of setup na pwede niyo nang ipanotarize na lang sa Pilipinas, mas makakatipid kayo at makakatipid kayo ng time. Lalo na ngayon, close yata yung mga consulate, no? Ang mangyayari na lang is, syempre, merong gasto sa pagpapanotaryo sa Pilipinas. I think, nasa mga 1,000 pesos to 2,000 pesos yung gastos pag nagpanotaryo sa Pilipinas. So, kailangan nyo lang makipag-coordinate sa inyong mga, ano, mga agents para you can also send your contract to sell sa inyong agents. Then, si agents na yung bahalang magpa-notarize niyan. And then, mag-usap na lang kayo and how much yung kailangang bayaran for the notarization. Kasi hindi rin po libre yung notarization dito sa Pilipinas. Kailangan na magpa-notarize outside dito sa itong contract to sell. So, yun. Hopefully, it helped sa ating mga buyers na walang idea paano ipapa-consularize or paano ipapadala yung kanilang mga contract to sells. So guys, if you think this video is helpful, please like and comment down below for suggestions, and paki-share na rin sa inyong mga social media account, and don't forget to follow us sa Facebook and sa Instagram. At if meron kayong mga gustong video, please, you can message us sa aming contact numbers. Ipa-flash ko rito sa screen. And for inquiries on the new properties, you can also contact us, no? I have my agent with me. We will answer your inquiries, and we will give you the complete details sa mga property na gusto nyo. So guys, ayun, thank you so much, and thanks for your time. And as always, stay safe and bye!